Si crees un malo pey, puede ir pa' bolón. Ma papá mora ganan bachet, malutón. Ma kinis, ma putisha, pero ba't ganon? Bakit sobrang daming maite, manutón? Hello mga langga, it's me again, Lani Chan. And welcome to my channel, ang Lance Vlog! For this video, is gagawa tayo ng look gamit ang mga BLK products or cosmetics. Oo, marami na pong nakagawa nito ng mga YouTubers, na mga review or makeup look. So, okay lang na huli ako, at least diba, gawa natin. Tsaka, meron na din ako nung Antlers brushes. Oh my God! Dito na sila ang Antlers brushes. Ito nga, sana ba yun yung lalagyan ko? Ito nga yung Antlers Brushes Blend Now, Aura Later by Antlers. So, nakalagay dito, meron tayong 10 pieces of brushes. Meron tayong pang, meron tayong pang eyeshadow blender, big blending brush, small one, the one, where's you want? This is the small eye eyeshadow blender. And meron tayong big eye, big blending brush para sa eyes, and then fan brush, ang fan natin, the fan brush by Antlers Brushes. Yan ha, si Madam Ann Antlers. And then number 4 is the blush brush. Ito po siya, the blush brush. And powder brush, the powder brush is ito. Meron siyang net guard para naman hindi siya masira. Ang lambot-lambot, besh. Ang lambot. Parang nasa heaven. Oh, parang kinikiliti ka ng mga balahibo na anghel. Ah! Yun na nga. Back to tayo. And then, the next one is the contour brush. Ito yung pang-contour. Pang-contour niya. And the flat angled kabuki brush. Flat angled kabuki brush. And the eyeshadow shader brush. Where you know? Number 8. Ay, itong masyadong flat. Ito siya. Malikabok pa. Ito na siya. And then, the number 9 is the concealer brush. Ito medyo mahaba siya. Mahaba. Compared dito sa eyeshadow na brush, is medyo mahaba na. And then, the last one is the small angle brush. Ito yata yung sa pangkilay. Sige, gamitin natin sila lahat ha. Gawa tayo ng look na parang fearless or bakta sweet. Sige, tingnan lang natin makikreate natin na look sa mga Antlers brushes and gamit ng Antlers na BLK Cosmetics. Okay? So first, maglalagay muna ako nitong mga clips kasi itong mga hair pads kasi nga yung buhok ko sumasama siya sa mukha ko. Eh mahihirapan tayo na maglagay ng mga mop up. Wala kasi si Miss Ann Curtis, wala ang BLK na foundation. So, gagamitin ko is itong BLK All Day Matte Powder Foundation. So, parang na siya, diba? Parang 2-in-1 na siya, powder tsaka foundation, powder foundation. So, good for daw ito sa mga oily skin. Hopefully, sana is talagang makaya ni BLK All Day Matte Powder Foundation ang ating mamantikang mukha. Talaga naglalangis ang mukha ko, mga best. Shade ko na nako is light beige. Yung sabi dito is may SPF 15 siya. At saka cruelty free. Tama ba yun? Yung cruelty free, yung hindi nag-test sa animals. Kasi meron siya ditong bunny. Bunny na sign, bunny na sign. Meron siya dito. So, yun ang kiniklaim nila na cruelty-free. So, good sa BLK ha. Kasi nga, diba, kawawa naman yung mga animals na pinagtitesta ng mga products, diba? I'm an animal lover because I'm also an animal. Try na natin. Ay, meron pala siyang kasamang
sponge sa loob. Ito, mirror. Ito yung powder, foundation. Tsaka ito yung casing kung saan ko kinuha ang sponge. Sponge. Makeup sponge. Hindi yung sponge yung scotch brite na pamplato. Grabe kayo. So, lagay na tayo. Uy! First application pa lang, ha? Na-mattify niya yung skin ko. Na-mattify niya. Lagyan na rin natin ng leeg para pumantay naman sa puti. Ayun, kalagay na tayo ng powder. Tapos ano na natin, i-blend. Gamit itong Antlitz brush. Ito yung pang powder blend. Powder brush. Oh, in fairness, sa mamang ana, ang ganda. Actually din, sabi ko sa ano na to, ano siya eh, kahoy siya. Ito, tapos ito may pagka rose gold metal. Rose gold metal. Tapos yung mga ano niya, ang bristles niya is so soft. It's like heaven. Pag ano, it's like heaven. It's, you know, it's like heaven. Paulit-ulit talaga. So, pag hinawakan mo siya, ano lang sa kamay mo, handy, parang gaan niya, mas madali siyang i-gamitin para i-blend sa mukha. Tapos, yung bristles niya is soft talaga, na hindi siya masakit sa skin mo pag ginanon mo. Diinan pa natin. Talagang lambot. So fluffy. So, first, ang ganda niya. Okay siya sa akin. Thumbs up for this brush for Bright Antlitz. And now, is magkikilay tayo gamit ang BLK. Gamit ang BLK na Brow Sculpting Pencil Duo. So, ang color kong kinuha is NB. Ewan ko, NB. Ano ba yun? NB. No boyfriend. So, ito ang tsura niya. Retractable pencil. And then, may kasama siyang spoolie brush. Kulay niya, kapag sinwatch natin, is brown. Oh, brown nga kulay. Eh, ano pa ba magiging kulay? Brown naman talaga. Shortay, ha? So, magkikilay tayo. Brush muna para makuha natin yung shape ng ating kilay. And then, gagamitin na natin itong retractable pen. Paano ba to? So yan, kumusta naman yung kilay natin, Benz? Paki-focus naman yung kilay. Okay lang ba siya? Mga langga yung kilay ko. Pantay na ba? Pantay lang ba siya or hindi? Pantayin natin, mga langga. Tungkol naman dito sa kilay ng BLK ni Maring Ann Curtis. Mare talaga, oh. Is ano siya, hindi siya dry, hindi din siya masyadong creamy, talang blendable, okay lang siya. Tsaka, mas madali ko siyang na-shape yung kilay ko, na kulayan and well-shaped. Tsaka, okay siya sa akin, approve. Very good, Maring Ann. Miss Ann Curtis, thank you sa pakilay nyo. And, hindi ko magagamit ang, ano, brush na maliit ni Miss Ann Clutes, yung para sa kilay, kasi hindi naman ako gagamit ngayon ng eyebrow gel. Kadalasan kasi ang ginagamitan nito is yung eyebrow gel or powder. So next, gagamitin natin is itong BLK Contour Blush and Highlight Palette. Wala kasi si Ann Curtis, wala ang BLK na ganitong collection ng pa-eyeshadow. So, kukuha tayo dito sa mga ano niya. Ito yung pang-contour.
ito yung pang contour, ito yung pang highlight, tsaka ito yung pang blush. So sa contour niya, feeling ko, at tsaka sa blush, pwede tayong kumuha na para sa eyes. Subukan natin gamit itong kay Antlitz brushes na pang, ano yung tawag doon? Nasa na yung listahan ba ni Ate Ann? Tawag dito is Small Eye Shadow Blender. Ito yung Small Eye Shadow Blender. Kukuha lang tayo dito. Dito sa pang-contour. Tap, tap, tap. Baka masyadong ano. So, lagyan natin yung mata. Blend lang yung sa ating eye crease. Para may contour. Ang ating mga mata. May shape. In fairness, ang ganda niyang gamitin. Ano siya? Pag hinawakan mo, light lang siya sa'yo. Yung, ang laki din niya. Ang pagka, yung diameter nitong handle is parang swak lang siya sa pag, sa kamay mo, sa kailangan mong paghawak sa isang handle. Ganyan. Tapos yung bristles niya, yung brushes niya is malambot siya, pero may yung may lakas dito sa ilalim na kaya niyang i-blend ng maganda. Ano ba yun? Kung sa Bisaya pa, kaya niyang ikatag best. Kapuya, mag-Tagalog ani oy. So next is kukunin natin itong pink na to sa blush on yan. Kuha tayo yung para sa mata. Gamit ko naman, gamitin ko yung number 8 na eyeshadow shader brush ni Miss Antlitz. Diba, puro ano yung mga ginamitan ko ng review ngayon. From BLK ni Ann Curtis, nandun naman sa kay Miss Antlitz na mga brushes niya. Puro Ann. So, lagay na natin. Lalagay ko siya dito, sa ano. Gitna ng mata, papunta dito. Parang siya yung magkukolor talaga. Ating mata, pink. So, ito nga, tap-tap lang natin, no? Yung color pink. Yung pang blush on sana na color pink is dito natin lagay sa mata natin para may blush on tayo. So, kung ano yung natira, uli-uli natin yung itong brush. Lagay din tayo dito sa baba. Ganda na ba ako? Next is mag-eyeliner tayo gamit ang long-lasting liquid eyeliner black ng BLK Cosmetics. Ito po yung tsura niya. Pag itong tip niya is napaka-sharp, no? Then pag swatch natin, wow! Black na black. Alright, pastila ni Kampat Pagyud. So next is gagamitin natin ang angled brush na pang-contour ni Miss Antlitz at saka itong pang-contour powder ni Miss Ann Curtis. Puro Ann talaga. So, kuha tayo. Tapos, tap. Maglalagay ako ng contour dito sa below ng aking cheekbone. Kasi nga, tingnan nyo, ang lapad ng aking mukha. So, lalagay natin siya dito sa aking cheek, ilalim na cheekbone. From here sa ano ng tenga pa ganun. Para magkaroon ng shape. Hoy, ang ganda. Ano, oh, nagkukulagay siya isang ano pa lang. So, ibig sabihin, pigmented talaga ang BLK. Nakukuha niya yung kulay. Ah, nagkakaroon pala ng kulay agad. So, isang beses pa lang yun, nagkuha ako din brush. Tingnan nyo, diba? Nagkakaroon agad ng shape dito sa ano,
So, nagkukulay siya. So, okay nga, pigmented. Kabila. Diba? Nagkakaroon na ng shape yung mukha ko. Tama ba ako, mga langga? Mga palangga ko. Ang ganda, oh. So, dito naman tayo sa ating mga lumped area. Kasi nga, sa totoo lang, shendera po ako sa amin. Ay, shendera. Tingnan nyo naman, laki ng land area ko. Kayo naman, no. Para na siyang airport, diba? Nilapad. Nilapad ng mga ko. Parang airport. Lagay din tayo dito sa ating ano, ilalim ng liig para magkaroon naman siya ng shape. Para matago yung mga double chin natin. Na ibig sabihin, parang pagtingin pak, may ganon, may shape. Yan na naman, sino naman kaya nag-chat na yan? And then, magkukontour na rin tayo. Gamit pa rin yung pang-blend, eyeshadow blender. Konti lang para man naman magkaroon ng shape ito ilong natin na hindi pinagpala. Pero okay lang yun. Madadaan naman sa contour eh. Kaya, sino man nag-invento nitong contour-contour na to? Sino nakadiscover? Thank you very much po sa pag-discover ng contour-contour. Tingnan nyo, nagkaroon ng shape ang ilong ko para na siya matangos. Nagkaroon siya ng nose bridge na para ang tangos-tangos ng ilong ko. Parang nasobrahan yata sa pagkukontour ah. Blend lang natin ha, mga langga. Next is magbablush on to tayo gamit tong blush on brush ni Miss Ann Klutz. Miss Ann Klutz na brush. And then itong kay Ann Curtis na BLK na pang blush on. Kuha tayo. Tap lang, baka magmukha tayong ano. Lagay ko siya dito sa cheekbone, ibabaw ng cheekbone ko. So kailangan nakaganon ka or nakasmile ka para makita mo naman sa inyong cheekbone mo, bes. Mga langga, dapat nakasmile para makita nyo sa inyong cheekbone nyo. Or naka... kita nyo. Yung contour mo at saka yung blush on mo na magsama sila, i-blend mo din siya kasama doon sa contour, yung blush on mo, mawawalangga. Para magsama sila, oh my goodness! Anyari! Yan, rosy cheeks na tayo, di ba? And then, mag-highlights tayo. Gagamitin ko itong fan brush ni Miss Ann Klutz. And then, itong highlighter dito kay Miss Ann Curtis ng BLK. Kuha tayo. So, gusto ko sa look na kasi ito is yung shiny, shimmery, splendid yung mukha ko. Lagyan din siya dito sa ibabaw ng... Oh my goodness! Oh, diba? Nag-shine agad. Oh. Shiny, shimmery, splendid na yung mukha ko. Ito pa isa. Pa! Sa pa! 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 Lagay na rin tayo dito sa ano, dito sa ibabaw ng noo. Para may kinta-kita parang Barbie doll na nagkumikita. Excuse me.
And then, lagay din tayo dito sa tip ng ilong natin para may, ano siya, shine, shine. Ayoko yung lahat. Gusto ko lang sa tip ng ilong ko. Para dun, ano na, ang talas ng tip ng ilong ko. Lagay din dito sa baba. And then, sa cupid's bow. And then, lagay na rin tayo dito sa ano, sa ating brow bone, eyebrow brow bone sa ibabaw para naman mag ano siya, may shine shine in the middle of the night. Anong kanta yun? Gusto ko talaga yung ano, nagkikintab-kintab. So, para sa akin, dito sa blush, ano ba to? Number 4. Ang blush brush Miss Ann Clutes. Blush brush. Ito nga siya. Is handy lang din. Ang gaan niya sa kamay. Hindi siya mabigat, hindi siya sobrang gaan na parang hindi mo siya mapipil. Talagang swak na swak siya. Tsaka yung pagka rose gold metal nito is parang ang social best, ang social shala-shala. At tsaka super soft din yung mga bristles niya. At yung may ano talaga siya, may lakas dito banda, ang higpit dito banda na kaya niyang i-ano yung pag-blend ng makeup. So, nakukuha mo yung blending na gusto mo. Sa Bisaya pa, nakatag ni mo parong best. Ganyan best. O, yan. At para sa fun brush naman ni Miss Ann Clutes, so far, yun din. Handy. Ganda pagka ano. Kaya lang, nakukulangan ako. Sorry po, Madam Ann. Madam Ann, I'm sorry. Pero para nakukulangan ako sa pagka ano niya, tigas dito. Kasi sa paglagay ko, parang hindi ako kontento sa pigment na nakukuha niya sa from dito. From dito, hindi ako satisfied or ako na kontento. Sayang nakuhang ano, mga powder or sa tawag nito. Basta yun. Hindi ako masyadong naanuhan. Pero pagdating dito sa nose, is kuhang-kuha niya, saktong-sakto lang talaga siya o para sa ilong. Saktong-sakto lang siya para sa ilong pag naglalagay ka ng highlights. So far, okay naman siya. Okay din, pasado, best. Ito naman, hindi naman tayo nagtawag dito, nag-concealer, so hindi ko nagamit. Gagamitin na natin siya for the next videos, kung ano ng videos. Dito naman sa big na ano, anong tawag nito? Yung number 2 niya is big blending brush para sa eyes. Ginamit ko siya para dito sa brow bone. Okay naman. Ganda niya mag-blend. Thumbs up! Para naman dito sa pang-contour ni Miss Ann. Ay, kuhang-kuha. Kuhang-kuha niya ang gusto kong contour sa mukha ko. Tingnan naman. Nagka-shape tuloy bigla ang aking mukha. Hindi na po ako mukhang showpaw. Ay naku, in love ako. Dito naman sa Kabuki flat brush, para sana sa mga liquid foundation or yung stick foundation, diba? So, hindi naman tayo nagamit nun kasi nga walang foundation sa BLK ngayon. So, ito, gagamitin natin siya sa next na mga videos natin, inshallah. At para makomplete ang ating look is kumuha ko nitong BLK na pa-lipstick ni Madam Ann, ang BLK Velvet Lip Cream All Flirty. Ah, ang kulay nito is flirty. So, swatch natin. Ang, ano bang itsura? Ma-pink siya, mga langga. Ma-pink. So, para makomplete ang look natin, magli-lipstick tayo. Okay?
nakalimutan nyo na kung paano ko na-create ang look na to. Sana po ay nagustuhan ninyo. Hindi ko alam kung anong look ito. Basta para sa akin is ang ganda-ganda po. Siguro tawagan na ito yung GGSS makeup look. Gandang-ganda sa sarili makeup look. Diba? So sana po is nagustuhan yung mga langgang ating video na to. Thumbs up kung nagustuhan nyo para naman po ma-inspired ako sa susunod na mga videos na gumawa ko. Ano ba yung mga pwede ninyong magustuhan, matutunan. Kasi talaga na-miss ko pag may makeup sa harap ninyo mga langga. Tsaka, excuse me. Sana po ay mag-subscribe kayo sa channel ko, ang Lance Vlog dito sa YouTube. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba. Diyan sa baba ng video na to. At katabi niya is yung bell button. Pakiclick na rin po para naman po updated kayo or ma-notify kayo ni YouTube kapag may bago akong video na na-upload. At saka din po, like and follow na rin po yung page ko sa Lance Vlog sa Facebook at saka sa Instagram at Lance Vlog din po. At saka meron din po akong online shop kung saan nagbibenta ako na kung mga anik-anik doon, ang Lance La Moderna, ang Facebook page, saka yung IG din niya is Lance La Moderna. Ang Lance po niya is L-A-N-Z with a Z at saka sa katulad dito sa Lance Vlog, Lance Vlog, Lance La Moderna, yun po. Yun po kasi min Lance. Yun po mga langga. Thank you very much. Bye!